everyone, it's Monica. So for today's video, ang gagawin ko is yung no mirror makeup challenge. Kinakabahan ako kasi kapag may mirror, hindi ko na kayang i-perfect yung makeup ko. Hindi naman sobrang ganda ng makeup ko kapag may ginagamit akong mirror. Paano pa kaya kung walang mirror? So kung gusto niyo makita ko ano yung kalalabasan ng no mirror makeup challenge ko, please keep on watching. Itinalikod ko na nga pala yung salamin dun sa may ring light ko and yung namang flip screen ng camera ko is hindi siya naka-flip ngayon. So, mag-start na tayo. Kinakabahan ako. So, mag-i-start muna ako sa pag-apply ko ng foundation na nanggagamitin ko lang is itong Revlon Nearly Naked na foundation. Ganito lang yung itsura niya. And ang shade nito is nude. Lalagay ko lang siya dito sa my hands ko. Ayan. Oops, ang dami na parami yung lagay ko. Tapos, i-apply ko lang siya sa skin ko. Parang foundation, madali pa to. Pero yung mga susunod kagaya ng kilay, parang di ko na kaya yan. Tapos, ayan, di ko alam kung saan ko pinaglalagay yung foundation. Gagamitin kong pang-blend itong foundation is itong brush na to. Nabili ko lang to sa Shopee and gaganyanin ko lang siya. Actually, maganda tong brush na to kahit na medyo maliit siya. Kasi siksik siya and nagagawa niya naman ng justice yung pagbe-blend. Kaso dahil ngayon nawala akong salamin, hindi ko alam kung saang parte yung mga bine-blend ko. And kung saan naman yung mga parte na hindi ko pala i-blend. So good luck sa akin kung ano yung kalalabasan nito kung pagbe-blend ko ng foundation ko na to, di ba? Itong foundation na to, ito yung una kong foundation na nabili. And medyo hindi ko siya nagustuhan dahil nag-oxidize ko sa akin kasi acidic yung skin ko and di makapag-ganon. Dapat ang binibili mo is yung foundation na two shades lighter ganyan. Eh kasi nung una kong binili ito, hindi ko pa alam yan kasi yun ngayon nag-start pa ako sa makeup. So ayun, hindi ko masyadong nagagamit ko. Saka medyo dewy din yung finish na to, kaya hindi ko siya masyadong nagustuhan. Saka ang pangit kasi kapag umiitim sa face mo yung foundation kapag nagtatagal, di ba? Hindi ko alam kung okay na ba ito. Okay na ba? Ewan, hindi ko alam. Pero ang ginagawa ko na lang is, bine-blend ko na lang yung kung saan pwede. Kung saan yung sa tingin ko hindi pa na-blend. Pero feel ko hindi ko pa na-blend na maayos eh, kasi nga walang mirror. So magko-concealer ako ngayon, and ang gagamitin ko naman ng concealer is ito, Maybelline na Pure Concealer Mineral. Ganito lang yung itsura niya. Alam ko, pinull out na rin ito sa Maybelline stores, pero sobrang ganda ng concealer na to. Actually, hindi naman ako pala concealer, mas ginagamit ko nga itong concealer na to kapag nag-clean out ako ng edges ng aking eyebrows. Pero ngayon, gagamitin ko siya sa under eyes. Meron pang nanay? Hindi ko alam. Tapos, i-blend ko na lang siya. Meron ba? Kasi i-blend, meron. Kasi i-blend ko na lang siya gamit din tong same brush na to. Paddle brush. Naman, yun. Yan. Ang gara siguro na kapag may mga hindi ako nag-i-blend dito sa makeup ko na to. Kasi parang kiki ganun. Yan, okay na ba? Hindi ko rin alam. Pero mukhang okay naman na. Wait lang. Isang pasada pa. Yan. Tapos, ang susunod ko naman gagawin ay isa-set ko ng powder tong foundation at concealer ko. Wait lang. And ang gagamitin ko pang set is ito, Maybelline na Super Fresh na powder. Ganito lang itsura. Ito lang yung pang-refill. Tapos ang gagamitin kong brush is ito. Yan. Para fluffy and madaling ikalat yung product. Yan, lalagay ko lang to all over my face. Diba, parang madali pa nung ginagawa ko ngayon. Kaya yung susunod na gagawin ko, hindi ko alam kung mabibigyan ko pa ng justice sa pagkikilay ko. Kasi nga, pag nagkikilay ko, mabunan ng 30 minutes to 1. Or may salamin pa yun. Paano pag wala pang salamin, diba? Kaya magbukhang Betty Latte ako nun sa sobrang kapal. Kaya naman, wala nung hindi ko na nasundan yung pinaka-outline ng eyebrows ko. Ayan, okay na nga. Wait, sakit. Ba't ka magbang madali ako? Hindi naman ito 5 minute makeup challenge. Meron na nga kailangan 5 minute makeup challenge. And ililink ko na lang yun kung okay na yan. Tapos ang susunod ko naman gagawin is magkilay na nga. And ang gagamitin kong pangkilay is ito, yung sa Nichido lang na eye pencil. And ang shade nito is dark brown. Ayan, dahil ito itsura niya. Ang gagawin ko ngayon, hahawakan ko itong kilay ko. Papakiramdaman ko kung saan siya nag-umpisa. Wait lang. Ang hirap. Oh my god. Ito, ito. Nararamdaman ko ito yun eh. Ayan. Okay. Oh. Ayan, parang may nararamdaman akong may dinodrawing na ako. Pero ito, itong dinodrawing ako ngayon parang wala na. Ayan. Ano kaya ang kalabasan ng kilay? Parang excited ako. Ang hirap naman ito. Tapos, ang hirap naman ito, pero meron naman dito yung mga beauty guru talaga sa YouTube. Nung ginawa nila ito, mas maganda pa yung pinalabasan ng makeup nila na no mirror makeup challenge dun sa makeup na ginagawa ko kapag may mirror ako. Ayan, ito na kaya. Ayan, ito naman yung susunod, yung kabila kong kilay. Ayan. Wait, wala akong nakakapangbuo. Ayan. Pwede naman, maganda ba yung kilay ko? Hindi ko na kaya ito, gusto ko makita pero huwag masyado excited para mamaya nakakatawa kung ano ba yung mag-i-itsura na itong challenge na ito para sa akin. Ayan, tapos, i-blend ko siya gamit ito, pang-blend ko ito. Actually, ano to, pang-kilay ko, yung drawing eyebrow ng Eton House, kasi ubus na to, and ang ginagamit ko na lang is yung spoolie niya, kasi maganda yung spoolie niya. So, i-blend ko lang yun, yung mga product, yung product na nilagay ko sa aking kilay, hindi ko alam kung ano ba ang nangyari sa kanya. Ayan, blend, blend, blend lang, para eyebrows on peak tayo. Ayan, pwede na ba? Okay, mas wait lang, so blend ko. Ayan, okay na siguro yung pagbe-blend ko na yan. Ay, ang susunod ko naman na gagawin is mag-eyeshadow. Sa tingin ko kaya kong mag-eyeshadow. Ang yabang ngayon. Pero kasi ginagawa ko yung eyeshadow ko minsan na hindi nakatingin sa salamin. Tapos, ganun lang. Ay, nagagamitin ko nga pala is itong idol travel kit ko. Ganito lang yung itsura niya. Ayan. Tapos, ang kukunin kong shade is itong dalawa. Pag-aruin ko yung peachy shade. Kasi lalagay ko lang yun all over my face. Ganyan lang. Ganyan lang ginagawa ko. Tapos, pabalik-balik lang para mag-build up ko lang yung color. Di ko alam kung magdadalawang ano pa ako patong ng eyeshadow or maglalagay pa ako ng ibang color. Pero kasi karaniwang ganito lang yung ginagawa ko pag everyday naman. Yan, okay na si Kuya. Pero blend pa natin ang kapit kasi baka may mga harsh lines pa dito sa aking eyeshadow. Tapos itong kabila naman, ganun lang din yung gagawin ko. Magbe-blend lang ako na magbe-blend para hindi magkaroon ng harsh line sa aking eyeshadow. Pabalikan ko pa siya ng malaga yung tap-tap the excess. Yan. Tapos kung may nalilinig na yung mga plato na tumutunog kasi dito sa likod ko yung Betty Kitchen tapos nandiyan yata sila kuya, baka kumukuha ng nilutong lugaw ni mami. So yun lang, para lang ma-justify ko kung bakit mainay. Kasi kanina ko kasi nasinasabi.
hindi naman talaga ako sana mag-perfect ng eyeliner kahit may salamin paano kapag dito. Madalang lang talaga akong mag-eyeliner, so hindi na ako maglalagay. Wait lang, isang pasada pa. Ayan, okay na yan. Tapos, ang susunod kong gagawin is, ano ba? Hindi na ako magko-contour, siguro magba-blush na lang ako. And itong blush din, ito yung gagamitin ko. Itong gagamitin ko lang na brush ay ito, and yung blush nga ay ito. Ito lang yung gagamitin ko, ayan. Parang gagawin ko yung drunk blush effect na famous ngayon. Kasi nga, dahil yung mga artista yun, yung makeup look nila, diba? So, dito ko lang siya ilalagay sa center ng cheeks ko. Nako, eto na, lagot na tayo kasi baka mapakapal na ako. Tapos, magmukha na akong kamats dito sa sobrang kapal. Pero, ayun, ganyan lang. Blend lang. Ito lang. Ayan. Tapos mamaya, ang gagawin ko, yung mga matitirang products is ilalagay ko sa my nose ko para magkakonekta sila and magmukha silang, ano ba tawag na? Magmukha tong natural. Ayan. So, yung natira is gaganyanin ko lang. Para mukhang nagbablush ka lang ng totoo. Hindi ko alam kung sobrang kapal na itong blush ko. Ayan. Tapos magayon na din natin yung excess dito. Ayan. Tapos, ang susunod kong gagawin is, ano pa ba? Ano pa bang kulang sa ginagawa ko? Mag-highlight. Ay, hindi. Mamaya na yung highlight. Mag-curl muna ako ng eyelashes. Tapos, magmamaskara. Hindi ko alam kung may nakuha ko. Ayan. Ayan, meron. Ganito lang ako, nagmamaskara lang. And nagagamitin kong mascara is itong Maybelline Hyper Curl Volume Express. Ganito lang yung itsura niya. Tapos itong kabila naman. Hindi ko alam kung may nakuha akong buhok. Pero kasi kinakabahan ako, baka matusok ko yung mata ko. So, okay na yun. Pero mukhang may na-hold naman siyang buhok. And mukhang may maka-curl naman siya. Ayan na, naano ko na yung mata ko. Magluluha na to. Wait lang. Sakit. Ayan. So, maglalagay na ako ng mascara and ito nga yung gagamitin ko. Kakabahan ako. Baka magkaroon ako ng black eye dito. Lumampas ako sa pag-inagay ko ng mascara. So, place ako ngayon dito at konti lang yung nilalagay ko. Saka baka kasi matusok ako ng mascara one day. Masakit pa naman sa mata yun. And I'm back! Ito na, may dala na akong salamin and harap ko na din yung salamin ng ring light. Pero hindi ko masyado nakikita yung sarili ko doon. So, dito ko na lang titingnan ng aking itsura. Sa tingin ko, na-blend ko naman ng maayos yung foundation ko. Yun nga lang, yun ang sinasabi ko. Yung kilay ko, yan, hindi ko naman siya masyadong nalagyan. And wala masyadong korte. Tapos, yung blush ko, parang sobrang kapal niya. Pero hindi naman, kaya naman dalhin, pero kasi nga hindi maayos yung buong full face makeup ko. Kaya ganun yung nangyari siguro sa blush ko. Pero actually, I can go for this look, yung ganitong kakapal na blush. Hindi lang talaga maayos yung makeup ko. Tapos, yung lipstick ko, okay naman siya. Siguro kasi ang ginawa ko nga is pinakiramdaman ko lang yung paglalagay ng lipstick and ganun ko lang siya. So, kumalat lang siya. Tapos, wala masyadong lipstick dito.
Tapos yung mascara ko okay naman and yung eyeshadow okay lang din. Hindi ko lang masyadong nalagyan yung dito sa may gitna, sa may lids. Tapos yung highlight ko okay lang, maganda naman siya kasi nga dito ko lang naman nilagyan. Tapos, okay, meron akong napansin. Dito, sa may taas ng eyebrows ko, parang meron akong hindi na blend na foundation or hindi ko nalagyan ng foundation. Ayun. Tapos, hindi naman ako nag-contour ng nose. So, wala na yun. Tapos, yung highlight ko sa nose, okay lang. Tapos, ayun nga, ano pa ba yung pwede kong tingnan dito? Yung dito naman sa may kilay ko, di ko siya masyadong na-fill in. Siguro kasi nga natatakot ako kanina na sobrang kumapal siya. So, ayun, halos hindi ko naman tuloy siya na-fill in ngayon. Tapos, may mga lumampas lang. Tapos, dito, parang na-extend ko siya. Pero, hindi ko talaga nalagyan yung mga kilay ko. Tapos, dito naman sa kabila, na-fill in ko. Tapos, hindi ko naman na-extend. So, ito na nga yung kinalabasan ng No Mirror Makeup Challenge ko. All I can say is, okay naman siya. Maganda naman yung kinalabasan. Medyo, hindi nga lang perfect. Hindi nga lang perfect talaga kasi syempre wala akong mirror. Pero may mirror ako, kaya kong i-justify yung look na to. Kaya kong mas pagandahin siya and ayusin siya. Actually, nung paglabas ko kasi hinahanap ko tong salamin na to, nakita ko si Mami at sabi ko, Mami, tingnan mo yung itsura ko. Eh, hindi ko pa nakikita yung sarili ko. Tapos sabi niya, okay lang naman daw. Tapos, pagtingin ko ngayon, okay nga lang siya. And meron lang mga hindi ayos na part dun sa makeup. Pero hindi naman sobrang pangit yung kinalabasan kagaya nung ine-expect ko. Siguro kasi hindi ko naman masyadong pinabongga yung makeup. Pero kung pinabongga ko, siguro yung makeup na nag-eyeliner ako, nag-eyeshadow ako na may mga glitters pa dyan. Tapos, nag-contour ako. Siguro yun talaga, hindi ko talaga magagawa ng maayos. Pero dahil simple lang yung ginawa kong makeup is ito nga yung kinalabasan niya. Okay naman. So, sa tingin ko, pagkatapos na to, kaya ko pang ayusin yung makeup look ko na to. So, that is all for my No Mirror Makeup Challenge. Sana nag-enjoy kayong panoorin yun. And comment down below para sa mga suggestions na challenges na gusto nyo pang gawin ko. So, ayun lang. Don't forget to like this video, subscribe to my channel, and click the bell button to get notified every time I post new videos. Thank you for watching and see you on my next video. Bye, guys! Mwah!